Ngayong araw, friends, may gagawin tayong TV, ayan, a model, the band. LCD TV model 50i TV 600 inches. Siya shut down po sa, buksan ko muna. Isana natin dito, dito muna tayo. Check natin yung mga active components sa power supply. Sundan nyo lang yung aking pointer. Tanggal natin yung board. Hindi natin mapakita lahat. Ano? May nakita akong leak nito. Ayan. Dalawa. Yun. Pinalitan ko na siya ng bago. Ayun, kitang-kita yung bago. Ito, click siya ng una, tapos nung nag voltage analysis ako, bigla na lang siyang bumigay. Ayan, shorted na siya. 10N60. Ayan, hindi siya short. Ayun. Bumigay rin tong kanyang protection. Hindi siya short. Check na natin. Plug-in na natin. Ito yung cord. Oh. Meron na tayong signal. Ayan, no? So, friend, ayan. Ayan na tayo ng board. Sira yung system ng board. Ito, may bago tayong board. Obserba natin kung observahan natin kung di ba na stable ba kanyang voltahe. Ayan. Nasa 16 tayo. Dati-dati nag-shutdown. Yung ano. So pag namamatay siyang dapat yung mga voltahe na nag-shutdown stable yan. So may mga kaso na malulugi ka na kung isa-isahin mo pa yung parts. Mas maganda magpalit ka na ng board kung ang mga gastos mo rin sa isa-isa ay mahirap maghanap ng isa-isa ay katumbas o mapapalaki ka pa. Mas maganda ang magpalit ka ng board. Ayun, oh. Ang tagal na natin. Stable na yung voltahe niya. Nasa 16 volt tayo. Dati-dati sumasayaw yan. Tapos, nag-shutdown. Okay. Ayun, may voltahe tayo. Stable siya. Oh. Pasensya na, may ilang kapeligiran. Ito yung isang board na nakagay dyan. May bumigay dito, tapos pinalitan ko, tapos bumibigay pa rin. So, nag-decide tayo na gumamit na ibang board. Ayan. Pagka malaki na mga gastos mo sa isang board, mas okay yung bumili ka na ng bagong board. Okay, oh. So, tingnan natin. So, may voltahe pa rin tayo. Hindi
hindi nag-shutdown. Silipin natin yung screen. Yan, naglalakbay yung ating ano signal na ano. Isang happy customer na naman. Salamat sa panonood. Si Rapsan to. Hanggang sa muli.